Magandang araw po mga kalingap. Nung nakaraan po ay pinuntahan natin ang isang pamilya na nasunugan. At yun nga po ay sila Nanay Christy. Pagdating po doon ng Team Kalingap ay kinumusta po namin si Nanay Christy. At nakakatuwa naman po dahil napabahaya na po siya sa tulong po ng gobyerno at ng barangay ng Kasalukan. Katapos po namin mag-abot ng kaunting tulong ay dumiretso na po kami sa bundok kung saan daw po matatagpuan ang isang tao na kahoy ang paa. So dito po i-share ko po sa inyo yung aming journey, yung pong aming mga na-experience sa pag-hiking namin. So ilang oras po na lakaran yun bago po makarating dun sa tao na kahoy ang paa. At yung pupuntahan daw po namin ay mag-isa lamang sa buhay. So tara mga kalingap, samahan nyo kami ni Kalingap Dan, Edu, sa aming paglalakbay. So mga kalingap, ang next aming pupuntahan ay si tatay na putol daw po ang paa. And mag-isa na lang sa buhay. Kasama pa rin po natin sila pagkapandod sila. At V! And ayun po, tanghaling tapat, napakainit. Ayun po sila Dan, Edu. Kalimutan ko magdala ng protection. Kaya face mask lang po ang protection natin ngayon sa init. Medyo mainit ngayon. Lalo akong iitim. Ngayon po, kasama natin si Edwin, si Dan. Malayo po itong ano natin, nilalakad sa bundok para makapaghatid. Sana doon si tatay. Pagdating doon, ano, ay lumipat na pala sa daet. Lumipat na pala sa daet si tatay pagdating natin doon sa bahay. Ay sir, kakalipat lang sir sa daet. Pagod na tayo, punta na pala dito sa may bahay ni Kalingap. Nandun na pala, ano? Nandun na pala naghihintay. So, tahali tapat po ngayon mga Kalingap, naglalakad tayo. Init. Saan ano si tatay? Para mabigyan natin yung dala ni Eds. Ingat. Pataas po siya maigi. Ayan po daan. Mga kalingap. Ako nga pala si Ian Ong. Pre, Ong na ako pre. Init. Ngayon si Ate V. Mama ko po si Ate V. Ayun po si Ate V. Mama ko po yan. Si Ate V. Ayun po. Dati mong asawa pre. Edu. Asawa pala. Asawa na Edu man sa mga pala. Ayun po si Ate V kasama natin. Grabe Ate V, okay ka lang Ate. May init. Ayun po. Ayun sa... Ito na po. Ang panaan yung paalan yung fan po. Akong baba ako ito. Unexpected yung pag-hiking namin. Nakaano ka pa ng sapatos, pre? More pa in the Philippines. More pa talaga. Kala namin, scout kanila. Kapunta nga yung... Well, ang na po kami. Makakalim na. Ay, magalang gawin. Lapit. Lusak-lusak po. Ang daan. Alam mo yung dalagang pang-hiking yung talaga ako doon. Hindi ka namin hindi mo gusto.
One eternity later. Mga Kalingap, malapit na po mga Kalingap. Malapit na daw po mag one port. So tayo na po si Edo. Marami naman dahon dyan, gawin mo tissue. Yeah. Ngap. Wala na pa akong pag-asang pumuti. Sayang yung kojik papaya ko kanina, pre. Ang anim na buhay kung nagpumadyo. Araw lang po yung gagamit lahat. Buti si Dan, ligas sa kanyang dugong mabote. Ano po mga Kalingap pa yun. Nakakawala po ng pagod yung gandang tanawin. Pre, kabod muna tayo, pre. Ha? Magkabod muna tayo. Kalingap, mukhang malapit na pero nakalando po, hindi pa po. Gubad ng sapatos. Oo, men. Mabad po tayo ng sapatos sa mga Kalingap. Sa mga kanin, kailangan po magpaa. Tama ko tayo mga Kalingap. Yun po. Aray! Matinig siya yung ano, gulak-gulak ng mara. May mga tinig-tinig dyan, pre. Grabe po mga Kalingap. Sobrang layo po nito. Siguro po itong pinakamalayo namin na pupuntahan. Kasi sobrang tagal na po namin naglalakad. Ang grabe po nga. Sobrang init and napakalayo po. A few inches later. Nandito na daw po tayo mga Kalingap. Oops, oy. Na ano yan ang kabudan po ano? Dito na. Ayan natin si tatay oh. Ay, ito si tatay oh. Ay, grabe. Mali. Yung pinunta namin, kahoy lang po yung paa. Ay, grabe yung paa oh. Bahay ni tatay. Ay, ito. Nag-iisa lang dito sa bundok. Grabe. Paano kaya ang pagkain ito ni tatay? Yan po, kahoy lang po ang pan ni tatay. Sa kalagayan niya. Every Sunday din niya nakakalimutan magsamba. Diyan layo-layo po nung piglakad namin. Yun po yung nilalakad niya.
tapos nagtatrabaho pa rin po siya. Mag-isa lang sa buhay, grabe po mga kalingap. Inspirasyon si tatay. So may nagdagay yung kay Sultan? Ang isa ano, ubo. Shortcut talaga. Shortcut pa pala yung dinaanan natin. Pero kung tuwag sa pagganyan, ah, so ito pong si tatay ay 67 years old na. Mapapanood niyo po ang full video ng interview sa vlog ni Kalingap Edu. Mga Kalingap, galing na po kami kay tatay. Nakaway ang paa. Pabilig na po kami. Sumalay lang yung lakaran ulit mga Kalingap. Hindi pala malayo-layo, malayo po. Ayan po, sapatos na po kami. Tapos na yung mga part na may mga sapa-sapa. And di ba pala tayo nakain, Dan? Oo, ano oras na? Mag-aalas stress na. Sobrang init po kanina. Paglakad namin. Napatuyo ko lang po yung pako. Ano po? Mga sapatos. Kasi pag hindi po magsapatos, masakit sa paa. Delikado po makatapak na kung ano. So, iba po kami ng daan. Ibang daan naman po itong pabalik. Masakit na kami ng bundok, mga Kalingap. Ay, mas mabilis daw pong paraan dito, pero papagulong-gulong ka lang daw po. Bahala na yung katawan mo. Bahala na yung katawan mo. Pag-isip mo na sa langit ka na. Malalim pa to? Malalim. Ay, fish pan po pala ito. Si Ate B po. Ate B. Nandala lang po. May talan-talan po dito ang part. Bibi na dito. Bibi. Lang ay. Pasap tumambay dito. Ay palamig na pati. Ayun lamang po mga Kalingap, maraming salamat po sa inyong suporta. Kapag nakikita po namin na masaya yung mga tinutulungan namin, na masaya yung mga supporters namin, ay nawawala po talaga yung pagod namin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.